Dahil nga sa marami silang magkakapatid, at isa sa mga kapatid niya doon, mga kachika, ay si Miss Leia Salonga. Kamusta ang may kapatid na Leia Salonga? Masaya, pero syempre hindi mapipigilin ng iba na i-compare ka or merong expectation sa'yo. Merong ganong pressure eh. Ano yung pinagdaanan mo sa library na hinihindi mo makakalimutan nung baguhan ka? Sinabihan ako arrogante. Feeling nila, alam ko lahat. Ginawa mo? Hindi ko na nga kailangan magsalita eh. Hindi ko na kailangan depensa sa sarili ko. Kaya lang, ang tanggap ng iba, dahil hindi ka na nagpapasok, mayabang ka. Ganun ako talaga eh. Parang sila kung anong isipin nila. I know na silang iniisip ko, hindi sarili ko nung umalis ako. Sinabi niya kanina, naging writer po siya. Meron ka bang show na parang kinibit-balikat mo na lang? Meron. Kaninong show ito? Yung una kay Vice. Zoom ka talaga, na-disappoint. Oo, na-disappoint ako. Yung kontrata parang hindi nasunod. Hindi na parang maghabol ako. Nung umalis ka sa bahay niya, nagpaalam ka? Oo. Anong sabi ng mami mo nung umalis ka? Walang sinabi. Yun ang pinakamahirap, aminin mo. Oo. Wala kayong naririnig. Bakit ka umalis sa bahay niyo? Hindi na maganda yung sitwasyon ko dun eh. Parang hindi makakabuti sa kanya na doon ako ulit eh. Siya inisip ko, hindi ako. Kasi nga, kakaroon siya ng paranoia. Extreme talaga. Kasi nga, meron siyang sakit. Oo. Dementia. Nung nag-comedy bar na ako, nagkakasakit-sakit na siya eh. Actually, ang pangarap ko yung makapagtrabaho sa ibang bansa. Pero pinili kong magstay. Kung ano man itong pinag-usapan namin, sana makapulutan nyo ng aral. Sana hindi nyo mahanap yung sarili sa ganitong sitwasyon. I hope you will learn from this. Ang mega, Deadman Bash, dahil ang buhay ay chika-chika lang, ganon. Hello mga kachika, welcome to my vlog. And for today's video mga kachika, naku, isa na lamang special ang ating panawin. Kasamahan kaibigan sa trabaho, walang iba mga kaibigan, G Salonga, welcome to my vlog. Thank you, welcome. Nakabigla ka. Sa wakas na tuloy na. At sa wakas na tuloy na, kasi ilang beses po na-postpone ang aming pagkikita, pero at least nakarating din ako dito, thank you Lord. At simulan na po natin mga kachika, kilalanin po natin si G Salonga. Hey, hello G. Hi, hello Romel. Ayan, kasamahan ko po siya sa clowns, circo, lahat-lahat. Matagal po kayo mag-asama nito. Minsan lumabas na po ito sa telebisyon. Yes. Katulad ng? This is it. Channel 7 sa Channel GMA. Channel 7, no? Bago mag-Ikbulaga. Diba? Social. Host sila doon. Ganon. Segment host. Host at judge. Ay, diba? G, saan ba ang mga Salonga? Daddy ko, Porac, Pampanga. Mami ko, Bulacan, tas Tondo. Ilan kayong magkakapatid? Dalawa lang kami, tunay. Kasi may mga kapatid pa kami sa iba. Dalawa yung kapatid ko sa ina. Yung kapatid mo sa ama? Pito kasi. Siyam kami, lahat-lahat eh. Pito. Kamusta yung samahanin nyo? Magkakakilala kayo lahat? Oo. Sigurado talaga ng tatay ko na magkakilala kami. Pero ang mahalaga doon, na pagkaisa-isa kayo at magkakakilala kayo, yes. Magkakapatid. Simula bata. Hanggang ngayon. Ang galing ng tatay mo kasi talagang sinigurado niya itong mga anak ko magkakakilala. Hmm. Which is tama. Kasi nandyan na yan eh. Nung lumalaki ka, kamusta naman ang buhay ni G Salonga? Kasi syempre pupasok yung usapin na pag maraming pamilya, parang mahirap yun. Diba? Isa rin yun sa kinakabili ko kay Padir kasi na-make sure niya na maganda yung pinasok ko namin schools. Kasi grade school, high school sa Ateneo ko in-enroll. Ang ibig sabihin talaga rin, mayaman po talaga sila nung bata sila. Kung sa school i-base, oo kasi mahal dun eh. Oo naman. At saka syempre, ang mga pumapasok lang talaga doon, mayayaman talaga. Aside sa mayaman, matalino. Nung college, saan ka na? Sa UP, Diliman. Tin kailan kinikikita magkakapatid? Nung boy si Daddy, we tried as best as we can hanggang kaya ng schedule. Magkikita kami every birthday niya. So yearly, yes. Talaga magkikita at magkikita kayo. Nung mga recent years, yes, ganun. Lalo na nung huli nakakabilib kasi nagka-Alzheimer's na siya eh. Nung huli niyang pagtipo-tipo namin, dito kong bibig sa kanya. Hindi niya kami maalala lahat eh. Naku, pero sinabi niya, before we start dinner, sabihin niyo sa akin yung pangalan niyo at sabihin niyo sa akin kung anong connection natin. Diba, tari na pa dir, no? Ito yung last birthday niya. Oo, Alzheimer's na siya. Matalino talaga ang tatay mo. Matalino. Nagmana ka sa tatay mo o sa nanay mo? Both. Alam naman kapatid ko, ako pinakamukha ng pa dir. Pinaka talaga. Kamusta nanay ng mga kapatid mo? Okay sila sa amin.
ang mga anak. Okay, syempre. Pero syempre sila. Sila so, hindi. Oo, naiintindihan naman natin lahat yun. Okay. Pero ang galing. Yes. Pero ikwento mo sa akin yung nagpapakilala kayo sa tatay mo isa-isa. Sasabihin lang namin. Halimbawa ako, my name is Jeff and I'm your son. Ganon. Masaya ka. Syempre, nung una nalulukot ako kasi close ako dun eh. Sa inyo yata, nakabase ang tatay. Ganon ba? Nung huli, doon siya sa huli. Sa panlima. Panlima? Tapos mo yung kurso mo sa UP? May konti lang ako units na naiwan. Anong kurso mo nga sa UP? Fine Arts. Bachelor of the Arts. Sayang, di ba? Hindi mo natapos. Eh, buhay pa si Padre nun, di ba? Oo. Ano sabi mo, Padre? Okay naman. Sobrang supportive yun eh. Alam mo ba nung nagsisimula ako, nanonood yun mga performances ko? Alam niyang bading ka. Yes, pinag-i-issue sa kanya yun. Ano yun, na army, yung military, sa US pa. Ang ano niya, ang requirement lang niya, dapat matalino ka. Oo, dapat you perform well in school in or whatever. Kahit ano ka pa. Yes. Ang galing. Matalino. Alam mo, ngayon ko lang po nakikilala ganito kasi ganyan lang po kami nagkwentuhan ng ito kalalim. Kaya gusto ko malaman po ninyo at mga kasamahan namin sa Singalong na ito po si G Salonga. Dahil nga sa marami silang magkakapatid at isa sa mga kapatid niya doon mga kachika ay si Miss Lea Salonga. Yes. Kailan mo nakilala si Miss Lea Salonga? Kids pa lang. Kids pa pero lang. Hindi pa kasi siya Lea Salonga noon. Lea na siya. Ay, yung kumakata. Ay, bago sa mga ito. Pero yun na yun. Oo. Tapos nag-endorse na siya ng mga Sanrio, di ba? Oo. Siya sa Hello Hello Kitty. Lego. Kasama yung Lego sa Rio. Yun ang laro namin. Lego. Hindi mo inaakalang lalaki ang pangalan niya. Nung bata kasi kami, siguro meron na kami kaalaman na doon din siya mapupunta kaya hindi na kami nagulat eh. Kasi biba siya. Oo. Tsaka excellent na siya talaga. She's always been up there. She was made for it. Di ba meron ganun yung bata pala? Oo, makikita. Ay, magiging artista. Oo. Malayo aabutin ito. Maging sin doktor to, di ba? Oo, totoo, totoo. Yun, ganun. Pero syempre, magkakaiba kayo ng parents, di ba? Kailan mo nalaman na, wow, ang kapatid ko? Alam mo yun, yung ito na. Nag-Miss Saigon siya. Kasi, kasama kami sa isang bahay nun. First year high school ako nun. First year college siya. Pareho kaming Ateneo. Ateneo college siya. Ako Ateneo high school. So, sabay kami pumapasok. Tapos nakatira kayo sa isang bahay. Oo, sa San Juan. Yung first year college siya, yun yung nag-audition siya for Miss Saigon. So, hindi alam na alam mo yung mga kwento, kung anong nangyayari talaga sa kasi kasama nga kami. Tapos, kailan kayo naghiwalay ni Miss Lea Salonga. Noong umano na siya. Nag-Miss Saigon na siya tapos bumalik na ako sa isang bahay na sa Tandang Sora kasi college na ako sa UP mas malapit. Natigil lang komunikasyon nyo kasi naging busy na siya. Mm-mm. Pero in some ways nagki-keep in touch pa rin kami kung may time. Halimbawa yung homecoming concert manonood ako noon ganun. Papadala niya ako ng ticket. Lahat kayo alas magkakapatid. Hindi kung sino lang gusto magsasabi. Kamusta may kapatid na Lea Salonga? Masaya pero syempre hindi mapipigilin ng iba na i-compare ka or merong expectation sa'yo. Merong ganong presyo Mayroon ganun pressure. Pero parang sa amin naman, kasi mayroon kaming ugaling magkakapatid na i-secure ka dapat sa kakayanan mo. Hindi ka dapat mag-compare. Kaya wala. Kaya kita mo, hindi ba hindi ako secure? At saka siya po, never siya naging vocal sa amin. Uy, kapatid ako ng Lea. Never! Nalaman na lang namin nung mga kwento-kwento dahil meron nag-interview sa kanya. Doon ko lang talaga nalaman. Pero matagal na panahon na yun. Ha? Paano ka pala napasok sa comedy bar? UP. Di ba Live Aid ako? Doon ako napanood. Tapos kinuha ako as writer sa mga ABS-CBN. Mga una ko sinusulatan yung Star Circle yung unang batch sa Julina. Tapos, balik school. Tapos, nagtrabaho na ako sa ABS-CBN International. ABS-CBN Global na ngayon. Hindi ka pag-graduate niyan, ha? Halos ganun na rin. Parang considered graduate. Oo, kasi konti na lang. Mm-mm. Tapos, nag-work na ako doon. Yung boss ko, sinama kami sa comedy bar. Sa Prima Diva. Ah, ito yung sa Delta Theater. Oo. Ilang taong ka na niyan? 27 siguro, mga ganun. Noong college pala, nanonood na kasi kami. Buka barkada sa jail house, sa library. Pero, ito yung inaya ako talagang, oh, pwede kang mag-comedy bar. Kasi pinakanta muna ako. Boss ko, sa ABS-CBN International, sa Global. Trinay ko. Parang sideline, sinideline ko. Nung kumanta ka, na-impress yung manager. Nilapitan ka, inoperan ka. Mm. Tapos tinanggap mo. Tinanggap ko. Tapos next week na agad eh. Tapos yung sa ABS-CBN mo. Work ko pa din yun sa araw. Pinagsabay ko. Tapos it came to a point na mag-enjoy na ako dito kasi mas marami na akong naaabot na tao. Sinuko ko na yun. Maganda rin ano ko dun. Ha? Maganda rin. Kitaan mo. Tsaka ano dun, international ako, hindi sa local. Oh. TFC-TFC. Ano? Ayan, ang galing. Yes. Ilan taong ka tumagal sa ABS-CBN nung nagano'ng work? Almost 4 years din. If I'm not mistaken, 3 to 4 years. O, tingnan nyo, pinagpalit na yun dahil sa comedy bar. Kasi sa comedy bar that time, eh talagang bumubulusok ang comedy bar noon. Ano, na-realize ko yan later on. Pero hindi yan ng dahil kung ba't ako lumipat. Hindi dahil sa kita. Ay, ano lang? Nai-enjoy ko kasi ng todo. Tsaka, mas malapit ako sa tao, mas hands-on. Parang mas interactive ako sa tao. Oo, at saka may kanya-kanya tayo ng paraan sa pagpasok sa comedy bar. Hindi lahat ng papasok sa comedy bar dahil sa pera, dahil sa fame. Ito, iba yung ano niya. Yung artistic fulfillment. Kasi artist, parang creative ako talaga eh. Ito na, yung Prima Diva
po, magandang bar, malaki. Kamusta ang unang gabi mo? Parang tanga. Siyempre, di pa ako marunong makipag-chikahan. Kakanta lang ako, tapos oo lang ako ng oo sa mga kasama ko. Pero wala naman nagtaray sa akin. Sa ibang bar meron, pero hindi doon sa Prima Diva. Prima Diva? Oo. Tapos inoperan ka ngayon. Oo. Sino nakakita sa Prima Diva sa'yo? Coco Eusebio tsaka si Ferd, sila nagdala sa akin sa library. Okay. Dinala ka sa library audition? Hindi na ako nag-audition na nga eh. So, pasok agad. Kasi nga, yung credentials ko, tsaka alam ni Mamo yung Live Aid, si alam nung may-ari ng library yung Live Aid. Tsaka yung nalaman yung credentials ko. Yung credentials mo, talagang nakakagawa ka ng show, nakakabuo ka ng, alam mo yung gano'n, nakakasulat ka ng show. Tapos pinaslak ako agad. Oh, ano ngayon ang naging journey mo sa library? So, kailangan mag-showcase. So, nagkaroon kami showcase. So, meron mga nakataas ang kilay. Kasi, ah, ganyan. Ah, Inglesera. Ganyan. Kasi po ito si G, na Inglesera talaga. Mamamiss ko, ay si Baklo, Inglesera. Iba mas madali kasi para sa akin mag-express ng sarili ko sa Ingles. Oo. Diba? At saka hindi pa andar mo talaga yun. Doon siya bumubula, Ingles. Ano yung pinagdaanan mo sa library na hindi mo makakalimutan nung baguhan ka? Sinabihan ako arrogante. Feeling nila, alam ko lahat. Para sa akin, hindi naman sa pinagmamayabang ko yung alam ko. Parang sinishare ko yun. Parang ganun. Confident ka kasi masyado. Confident ako. Wala akong insecure. Oh, parang correct. Ganun. Wala siya insecure. Lalo pag sa mga sa stage, kahit na sinong kausap niya, dahil masyado. Yun po ang attitude niya talaga. Eh kasi, nai-express niya yung sarili niya. Mapatagalog, mapa-Ingles. Kabog siya. Anong narinig mo yun? Anong ginawa mo? Hindi ko na nga kailangan magsalita eh. Hindi ko na kailangan depensa sa sarili ko. Sige, yun ang opinion niyo. Hindi ko aalisin sa inyo yun. Pero, baguhan ka pala nun. Oo, baguhan pala ako. Sinabi ko rin talaga na, ito po yung palagay ko. Siguro naman, pwede ko sabihin yun. Yan ang sinabi ko. Anong year to? Natatandaan mo pa? 2000. Oh, sino yung mga kaset mo nun? Thursday group sila po. Sila Terry, sila Valerie, Jerome, Mama Mia, si Vice, kaaraw ko yan. Pero naging kaset mo rin halos lahat yan. Oo, tiwala naging kaset ko rin yan sa ibang bar. O nakita niyo yung mga kaset niya, artista na halos lahat. Ngayon, tumagal ka sa library ng ilang taon? Hanggang ngayon, library talent pa rin ako, considered. It's a silver anniversary ng library. Hindi ko lang maalala kung anong year yun. Nanalo ako ng Entertainer of the Year. Nung nakuha ko na yun, hindi ako pumasok. Hindi na ako bumalik. Nakuha ko ni award, gano'n. Parang dream na ito, parang gano'n. Oo, na-achieve ko na eh. Parang kumbaga, ang inisip ko noon, stepping down or stepping away will give others the chance to get that award as well. Kaya lang, ang tanggap ng iba, dahil hindi ka na nagpapasok, mayabang ka. Mayabang ako, parang kinuha ko lang yun. Oo, malis ka na. Sinukit ko lang, alis na. Ganun ako talaga eh, parang sila kung anong isipin nila. I know na silang iniisip ko, hindi sarili ko nung umalis ako. Ito po siya, kung ano po siya magsayita, ganyan po siya sa entablado. Tapos, nakilala lang kita sa clowns. Kilala na kita, by name. I'm sure ganun din, di ba? By name lang tayo makakilala. Nagkasama kami sa clowns kasi galing kampansya yung Laugh Line. Doon na kami nagkatuduhan. Doon kami nagkakachika, pero talagang nahanga ka dito kay G. Nung sabi, ang galing-galing itong baklan to, Inglesera, G, pag may foreigner kami. Oo, kasabak nila ako. Oo, G, kausapin mo eh. Pag narinig mo naman to, with accent to ha. Kaya nung minsan, hindi mawawala sa isip namin, pag nag-accent-accent na siya, laki po mapasok sa amin, kapatid ni Lea Salonga. Hindi ka ba na-open? Pag laki namin sinasabi na, hindi, bagkus na pa-proud ako. Kasi hindi naman kahihaya yung ginagawa ko. Kung malaman to ni Lea, matutuwa pa yun. In fact, alam niya yun na gano'n. Anong nalaman na ni Lea Salonga nagko-comedy bar ka? Anong sabi niya sa'yo? Sabi niya, oh, that's great. Ganun talaga. Supportive yun, no? That's great. Alam ko naman magaling ka. Ganun yun. Mayroon siya mga ibang advice. Mga pang-ano talaga, yung performer. Isa kanya kong unang nalaman na, you don't say good luck. Pag sa stage, you say break a leg. Mga ganyan. Oh, ay ko. Oh, man, naman. Kasi pang stage sa rin, break a leg. Break a leg. Isa sa pinaka-pinangawa ko rin sinabi niya. Parang, pag iniisip mong magaling ka na, yun ang simula ng pagbagsak mo. Kasi tatamarin ka na, kampante ka na eh. Hindi ka na mag-research ng bagong pamamaraan. Correct. Para magaling. Tapos, lagi itong pinapatawag sa office. Kasi, pala absent na ito. Yun na nga yung sinasabi niya, pang nung nakuha niya yung mga award-award niya, na gusto niya mga award, hindi siya masyado nagpapasok. Tapos, eto pa, ang maganda dito. Sinabi niya kanina, naging writer po siya, eto na. Ano-ano ang mga pinagtrabahuhan mo at kung kanina-kanino kang artista nagsulat ng mga shows. Let's start with the most prominent. Concerts ni Vice Ganda sa Araneta. Karamihan nun, nag-headwrite ako nun. First, second, fourth, tsaka yung Pusuan, tsaka ako yung writer niya sa libro niya, yung biography niya, yung Tutoy. Siya yung author, syempre buhay niya, pero dalawa kami sumulat nun. Gusto ko malaman po ninyo na yung mga nagtatrabaho sa comedy bar, meron mga angking kakayahan makapagsulat, makapagtrabaho sa malaking artista. Katulad yung mga nabanggit niya. Sino-sino pa? Yung concert ni Pokwang, ni solo concert ni Kay Brosa sa New Frontier Theater, dalawa kami sumulat nun. Tatlo. Tapos po, Chocolate
Faith Malatawa tsaka si Kim Rosas. Hindi nila na-states yun. Kami sumulat nun. Tapos... Ang dami, di ba? Index Battalion. O, marami talaga. Marami pang iba. Siyempre, eto na ngayon ang kasunod na question natin. Kamusta katrabaho? Usimulan mo natin ang Bex Battalion. Ang Bex Battalion, masarap katrabaho kasi sisiguraduhin nilang lahat na kailangan mo andyan. Isa naman si Chad. Kaya rin masarap katrabaho kasi sumusulat din si Chad. Kaya mas madali. Yes, co-writer ko before din si Chad. Mm-hmm. Kaya napupulido niya. Nadadagdagan niya. Nadadagdagan niya. O kaya na-edit niya. Kaya masarap katrabaho. Kamusta katrabaho si Pokwang at si Kay Brosas? Meron kasi silang show na magkakasama sila apat. Pokwang, parang nanay. Nurturing siya kasi doon kami sa bahay. Siya yung nag-volunteer nung lugar niya. Mahilig magluto, pakainin ka niya. Andun din siya. Gusto rin niya nalalaman kung ano yung paano yung proseso. Si Kay naman, professional si Kay. Yun ang maganda sa kanya. Professional siya. Sa oras, professional siya. Sa lugar, professional siya. Update, ganun. May kanya maganda. Kanya, maganda rin. Talagang may isa sa ayos ka talaga. Magkakaroon ko ng magandang work ethics with Kay Bros. Si Poo. Si Poo, syempre makulit. Makulit yun, pero magsasuggest din siya. Okay din siya kasama. Siya naman, siya ang magtatanong, magme-message sa'yo. Uy, okay ka lang ba? Kaya na-appreciate ko rin si Poo kasi siya yung hindi mo nakakalimot sa'yo. Siya ang unang magre-reach out sa'yo. Hindi ako nakakalimutan nun eh. Kahit nagbukas siya ng bar, talagang kinotak niya ako nun eh. Kaya nagtrabaho rin ako working sa RTR. Hindi ko makalimutan. Yung mga yan, hindi ko makalimutan. Kasi binibigyan lang ako trabaho eh. Kahit pakitaan nila ako ng pangit, so far wala naman. Pero kahit pakitaan nila ako ng pangit, tatanggapin ko kasi the fact na may tiwala sila enough na pagsulatin ako, diba? Lastly, ito yung pinakamarami mong ginawa. Yes. Si Vice Ganda. Okay, si Vice Ganda, siya ang nagsimula ng lahat. Kaya rin ako kinukuha ng mga yan. Dahil kay Vice, parang, ay, magsulat ko na kay Vice. Isang malaking pribilehyo kasi yun, yung sinulat mo kay Vice, kalat na yun. Tsaka lang nila nalalaman na bago pa ang lahat-lahat ng yan, magkaibigan na kasi kami ni Vice. College pa lang. Kahit UP ako siya, FEU. Talagang jumive na kami. Yung parang vibes na talaga kami. Nakikita niyo na po yung mga ugali na nakatrabaho niya. Siyempre, iniisip doon mga tao, di ba? Naku, siyempre, binibigyan ng trabaho kaya magaganda. Naku, hindi po. Ito na ang itatanong natin sa kanya. May mga pagkakataon, siyempre, sa mga sinusulat mo, hindi naman lahat aaprubahan yan ng artista. Oo. Paano nila sinasabi sa'yo na hindi ka na-hurt? O, sabihin, ayusin mo na lang to, paki-edit mo na lang to. Ewan ko kung makukontento ko sa sasabihin ko. Hindi kasi madaling sumama loob ko eh, pagdating sa trabaho. Dahil para sa akin, professional eh. Actually, kilala kita yan ka. Mabilis siyang kausap, actually. Oo, hindi sasama loob ko. Yung sabi niya, ay, ayoko to, hindi to nakakatawa. Pero may ganon. Meron ganon. Pero trabaho kasi yun eh. Hindi mo dapat personalin yun for me. Training mo yun sa UP. Tsaka sa Salonga. Sa Salonga. Ganon. Parang natural sa amin na pag na, ano ka, napula ako, napintas ako sa trabaho, trabaho yun. Huwag mo personalin, hindi dapat sa maloob mo. Sa ikabubuti mo yun. Ganon yung pagpapalaki sa amin. Meron bang mga sinulat ka na on the spot na palitan? Meron. Meron nilaktaw kasi humaba na. Okay. Pero, hindi sa pagmamayabang, wala akong sinulat so far na hindi ginamit. Ganon siya, di ba? Sorry. Yan siya eh. Kasi po, trabaho niya po talaga yon. Kaya pag sinabing may mga G Salonga, ayan, sumusulat yan, sulat ng sulat. Pero, mga concerts ha, mga ganyan. O, mga concerts. Sa lahat na nabanggit nating artista, meron ka bang show na parang kinibit-balikat mo na lang? Meron. Dahil parang maliit. Maliit ang bayan. Yes. Tapos, hindi na inaasahan ko. Kaninong show ito? Yung una kay Vice. Hindi ka nabayaran ng tama. Oo, pero siya yung nagalit for me. Kasi hindi naman si Vice ang producer eh. Yung producer yung may problema nun. Pinaglaban ka niya. Oo, talagang tumalak siya. Sabi niya kung gagantuhin yung mga tao ko, huwag na lang. Parang gumanon siya. Doon ka talaga na-disappoint. Oo, na-disappoint ako. Hindi rin naman niya alam eh na ganun. Ito hindi niya pa ata alam. Doon sa libro. Naiyan na lang ako sabihin sa kanya, pero wala akong basta nabayaran ako ganun lang. Ilibro yun eh. Di ba bago mo gawin yun, dapat meron na kagat. Hindi rin naman siya ang ano eh. Hindi siya produce. Oo, sa publishing yun eh. Yung kontrata parang hindi nasunod. Hindi na parang maghabol ako. So, umalob ko pero hindi nasunod tapos nag-pandemic. So, di ba? Wala na lang. Oo. Parang huwag na lang ah. Kasi, tsaka hindi rin na makapaghabol. Kasi may pandemic, hindi ka pwedeng lumabas yung mga ganun. Ang daming restrictions. Ang bait-bait mo, no? Alam mo, titignan-tignan lang po to si G. Napaka-liberated na kausap, di ba? Pero alam niya po, pusong mamon din to. Chocolate lang po to, bigyan nyo. Magiging close nyo siya. Ano lang ang ginagawa mo ngayon? Aside sa nagko-comedy bar ka, kompleto ang araw mo ng comedy bar? Hindi naman. Parang tatlong araw lang ako every week. Okay na sa'yo yun? Siyempre, di sapat yun. Pero tumatanggap ako ng mga ibang hosting events, writing project. Pero sa ngayon, wala ako sa tamang pag-iisip na sa pagsusulat. Gusto hindi ko gawin? Gusto yung sitwasyon ko ngayon. Ano bang sitwasyon mo ngayon? Kasi unang-una, nagulat ako, bakit dito mo ako dinala? Kasi dito ako nakatira ngayon. Hindi ako nakatira sa bahay ko talaga. Nakikitira ako dito sa bahay ng friend ko na ipinagpapasalamat ko ng todo. Kasi saka makakita ng taong papatirahin ka ng libre, di ba? Walang sisigil sa'yo. Bakit ka umalis sa bahay? Di na maganda yung sitwasyon ko doon.
dun eh. Siyempre, dulot yung edad tsaka sakit ng nanay ko kaya hindi kami magkasundo. Napipika ka? Parang bunot ako. Ay, na alam kong hindi naman siya yun, sakit niya yun. Laging ikaw napapansin, ikaw lagi. Ikaw yung taya, ganon. May sakit ang nanay mo. Mm-mm. Of course, out of old age, heart surgery survivor din siya eh. 2016 lang yun. Ayaw mo nang lumalim pa yung away niyo? Baka mapatulang mo. Oo, ng todo, di ba? Kaya ikaw na yung nagkusang umalis at dito ka napunta sa bahay na ito. Hindi mo na agad. Parang nakituloy mo na ako sa isa pang friend, KJ. Humiloy mo na ako sandali doon tapos. Ang hirap din ng palipat-ipat ka. Yes, hindi ka magkakasama yung mga gamit ko eh. Paghiwahiwala yung gamit mo, ang dami mong inuwi at parang wala kang peace of mind. Yes, kaya rin nahihirapan din. Hindi ko lang masabi doon sa mga iba kumukuha sa akin pero nahihirapan ako sumulat lately. Kasi hindi buo yung isip mo, hiwahiwala eh. Oo, ganun. Pero hindi naman lahat nakakaalam yan. Ngayon wala nalalaman. Kailangan natin malaman yan para alam mo, after itong pag-usap natin, gagaan ka na. Oh, wala pa akong sinasabihin na rito mo eh. Wala akong sinishare. Tuwing pinagagalitan ka ng mami mo, anong pakiramdam mo? Siyempre parang at my age, hindi na rin ako dapat nakatira doon unang-una. So, alam kong dapat tutisin yun. Nagsimula rin yun ng pandemic kasi nga parang stop din ng income. Nakadagdag din yun sa kinainis niya na parang wala kang ma-share. Oo. Kung sa tagal ko nagtatrabaho, sila yung iniisip ko lagi pag kaya ako nagtatawork. Ka. Oo. Tapos ngayong naisip mo, ngayong humina ang kita mo, parang ay, na-disregard ka. Na-disappoint ako kasi hindi naman ako na-disregard. Na-disappoint ako kasi hindi na ganun yung feeling mo na parang porkit wala kang nabibigay. Nung umalis ka sa bahay niya, nagpaalam ka? Oo. Anong sabi ng mami mo nung umalis ka? Walang sinabi. Pinanonood ka niya, nagbabalot ang gamit? Yun ang pinakamahirap, aminin mo. Oo. Yung nagbabalot ka ng gamit na wala kang naririnig. Wala kayo naririnig. Ano nasa isip mo nun habang nagbabalot ka ng gamit? Wala. Na hindi kasi, mo alam kung saan ka pupunta. Oo, hindi ko alam. Umuulam pa. Parang ang pang-exera sa pelikula eh, di ba? Oo. Ilan taong ka nang wala sa bahay niyo? 2 years na. Tapos, sabi mo sa akin, aalis ka na rito. Saan ka pupunta? Kukuha na ako ng sarili ko ng lugar. Eh, paano? Kakayanin ba ng sweldo mo ang kukunin mo o maintain ang lugar? Kailangan kong siguraduhin yun. Alam mo, nakikita ko sa sarili mo kung gusto mong maging matapang, gusto mong matigas, pero konting-konti na lang talaga. Ay, hindi. Aminado naman ako dyan eh. Konting-konti na lang. Oo, diba? Tama ako eh. Konting-konti na lang. Tsaka hindi ako magaling magkubli, diba? Pag busta ako talaga or pag malungkot ako, pag meron akong iniisip, napapansin eh. Ano sabi ng kapatid mo? Wala naman. Okay lang naman. Hindi alam ni Liesa lang na to. Hindi na. Kasi kanya-kanya ang buhay na kasi kanya-kanya kayo. Kanya-kanya kami talaga. Kanya-kanya kaming struggle, kanya-kanya kaming triumphs, kanya-kanya kaming journey. Pag nalulungkot ka, naiisip mo ang daddy mo? Oo. Siyempre gusto mo yung parang, daddy. Na hindi sana nangyayari ito kung nandiyan yung daddy mo. Mas maayos pa sana. Mas maayos. Meron kang matatakot somehow. Pero hindi naman kasi naging ganun yung relationship namin ni daddy. Parang trinin niya kami maging matatak on our own. Kaya hanggang sa kakayanin ko. Hanggang kailan mo kakayanin yan? Yun hindi ko masasabi. Kasi una, kulang ka sa pera. Wala kang titirhan na permanente. Ibinubuo mo ba ngayon sa isip mo kung anong dapat mong gawin? Somehow, nakahanap na ako ng lilipatan eh. Ano lang kung kailan ako tatagal doon, di ba? Kasi yung resources mo. Nasaan ang mga kaibigan mo? Andiyan naman sila. Pero hindi mo sila matakbuhan sa oras. Hindi ko tinatakbuhan. Bakit? Mayabang ka. Kahalo. Pero kailangan mo ng tulong. Oo, pero sayang naman yung kaalam ako kung hindi ko kayang itaguyod yung sarili ko. Kasi kahit na maalam ka, kung gulo ang isip mo at hindi ka rin makakapagtrabaho dahil sa kaalaman mo, di ba mas mahirap yun? Katulad mo, sinabi mo, hindi ka makapagsulat kasi nga, gulong-gulo ka eh. Wala kang lugar. Hindi mo alam kung saan ka lalulugar. Unang-una, paano ka makakapagsulat? Eh, dapat ang pagsulat, focus. Hindi ka umiiyak. Umiiyak ako mag-isa. Pag umiiyak ka, yung iniisip mo. Nagdadasal ako, umiiyak ako. Ano sinasabi mo? Dagdagan mo pa na yung lakas na loob ko. Palawakin pa yung isip ko para meron akong maisip na pamamaraan. Mga ganon. Hindi man ako pinababayaan ni Lord. Tapos, inihihingi ko na tawad lahat ng nagawa ko malamang. Tanggap ko naman na kagagawa ko to. That's why I'm andito sa ganitong sitwasyon. So, tanggap mo? Tanggap ko. Nagsisisi ka? Nagsisisi ako, pero hindi ko pa mapinpoint kung ano yun. Alam mo kung bakit hindi mo mapinpoint? Ayaw mo tanggapin sa sarili mo na eto ka ngayon. Kailangan mo trabaho na dire-diretso. Pero, inilalaban mo yung sarili mo na kaya ko to. Pero alam mo, sasabihin ko sa'yo habang kinakausap kita, pinipigil mo ang iyak mo kasi ayaw mo kong manghina o manghihina ka na pag umiyak ka. Siguro naiiyak ko na. Ganun. Naiiyak mo na lahat? Oh, hindi pa lahat, pero hindi ako iiyak ngayon. Nakaiyak kasi ako recently eh. Dahil feeling ko parang kaya ko pa ba? Pero hindi ko dapat questionin yung kakayanan ko eh. Dapat buo ang tiwala ko sa kakayanan ko. Kung hindi, saan ako pupulutin? Yun na nga, kaya dapat mo magsimula ulit. Oo, willing naman ako eh. Alam mo, wish ko rin talaga sa'yo. Kasi mahusay ka eh. Yan din, ayoko eh. Ayoko pang hinayangan ako ng lahat. Kasi hindi parang, my God, ba't akong pang hinayangan? Nangihinayang ko sa oras eh, hindi oras. Sa talent mo. So saan ka na lang napapanood ngayon? Music box, sa
komodya. Bigyan kita ng chance, sabihin mo sa mga kasamahan natin kung ano ang pakiramdam na dapat pag may problema, nagsasalita. Huwag kang nagpapahula ng nararamdaman mo. Sa lahat ng mga nahihiya or nasanay na magsarili ng mga problema, pinagdadaan ng problema, mga question nyo sa buhay, mga agam-agam ninyo, baka hanap kayo dapat ng isang taong mapagsasabihan ninyo ng pinagdadaanan ninyo. Kasi kailangan yun eh. Importante yun. Hindi po pwedeng sarili mo lang. Kasi yung problema mo, hindi naman huhupayan ng ikaw lang mag-isang ano. Dahil malay mo merong masabi or merong maitulong yung sino man ng kaibigan na sasabihan mo na hindi mo maiisip eh. Hindi maiisip lahat eh ng solution. Kaya rin ako kinakabahan kanina bago ng interview na to. Kasi alam kong dadaanan natin itong sitwasyon ko eh. Tsaka alam mo rin naman with me na maging honest ako talaga. Oo, sabi ko kasi sa kanya, naku, gusto ko real talk tayo. Wala kang i-filter para makita ng mga tao kung ano ang buhay ng mga hosts. Maaaring pinag-aral ako ng maganda, parang pinalaki ako pang mayaman yung sitwasyon. Pero dahil buhay ito eh, talagang dadaan din. Ito, sad-sad ako ngayon. Pero hindi habang buhay sad-sad ka. Hindi. Ngayon lang yan. Ngayon lang, thank you. Tsaka alam mo bakit hindi rin ako suko-suko? Kasi may mga tao pa rin tumutulong sa akin. Yan ang pinaka-importante. Yes. Yan ang mga tao naniniwala sa'yo. Oo, yung may-ari nitong bahay na to, saan ka makakita ng kaibigan at walang sisingil sa'yo? Pero naman syempre yung ano dito, mga bills, of course, kasi ikaw kumukonsumo. Pero ganong klaseng generosity, di ba? Sama kaya laki ng pasasalamat ko sa tao may-ari ng bahay. Sino? Pasalamat ko. Si Aina. Thank you so much, Bibi. Tinawagan namin si Bibi. Bibi, maraming salamat. Special mention talaga kita. Talagang baka sa'yo ako bumiguide sa pinakita mo sa aking kabutihan. Ayan. Tsaka si Chok, syempre, through Chok, kaya rin karoon akong libreng lodging dito. Tsaka shit. Laking tulong pa. Oo, hindi ko makakalimutan yun. Hindi porkit, hindi ko pinakikita, wala. Yun siguro yung mali sa akin. Kasi tama ka doon sinasabi mo, pinaghuhula ko yung mga tao. Correct. Kaya magmula ngayon, kung ano yung nararamdaman mo, sabihin mo kasi yun ang ikagagaang ng loob mo at doon ka makakapagsimula na mag-isip ng tama. Ngayon, eto last. Gusto ko kausapin mo ang nanay mo dahil itong video ito, habang buhay na to, gusto ko maging honest ka this time. Lahat ng gusto mong sabihin sa nanay mo na hindi mo masabi-sabi sa kanya, go. Paano ba yun? Ma, my dear, yung health mo kasi ang number one na concern ng lahat. Tsaka, alam mo na naman yung makakabuti sa'yo eh. Alam mo naman yung makakasama rin. Sana lang makahanap ka ng paraan para maging payapa yung pag-iisip mo. Kung mag-isip lagi ng masama doon sa mga nakapaligid sa'yo, huwag mong hanapin yun. Hindi lahat ng tao may pakay na masama sa'yo. Yung mga nakapaligid sa'yo. Yun lang talagang number one concern ko sa'yo. Kaya ayoko munang bumisita kasi sa pagkakaalam ko takbo ng pag-iisip mo lately, baka pag-isipin mo na masama yung paggalaw ko sa'yo. Ayokong madagdagan yung mga iniisip mo. Imbis na makabuti yung pagbisita ko sa'yo, baka makasama pa. Tsaka na muna pag medyo tahimik na yung mga bagay-bagay. Pero, hindi ibig sabihin mo na ayoko. Gustong-gusto kitang bisitahin dahil syempre bista kita, no? Ano ka ba? Anong gusto mong panghini ng tawad sa mami mo? Sorry, kasi pinaabot ko ng ganito katagal na hindi ko kumukontak. Hindi kanya hinahanap. Meron siyang parang pride na gano'n na hindi niya sasabihin pero namimiss niya. Ang hirap ba? Oo, mahirap. She's a very complicated person. Kaya dapat talaga communication talaga to. Yes. Hindi dapat pag may pinagtatalunan kayo, umaalis ang isa. Yun yung last option. Ibig sabihin, pag umalis na, lahat na ng pamaraan sinubukan. So ngayon, babalik ka na ba sa nanay mo? Hindi. Hindi pa. Kailan mo balak bumalik sa mami mo? Hindi ka ba natatakot? Pagbalik mo, baka uli na ang lahat. Pupunta ako siya, pero hindi para bumalik. Yun ang dapat mo nalang gawin. Oo. Bisitahin mo, kahit hindi ka natumira doon, ang mahalaga, makita mo siya at makita kanya. Parang hindi makakabuti sa kanya na doon ako ulit eh. Siya inisip ko, hindi ako. Kasi nga, kakaroon siya ng paranoia. Extreme talaga. Kasi nga meron siyang sakit. Oo. Demensya. Ngayon, naiintindihan mo pa, ikaw ang umiiwas para maging payapa lang lang. Mm. Pero darating din ang araw na magkakasundo kayo. Thank you. At sana yan din ang nasa puso mo, magkasama ulit kayo ng mami mo. Oo. Actually, ang pangarap ko, yung makapagtrabaho sa ibang bansa. Pero pinili kong magstay para makasama ang mami mo. Oo, kasi wala nang ibang titingin mo sa kanya. Oo, kapat ko na kanya-kanya pamilya. Ako lang yung single at the same time. Nung nag-comedy bar lang ako, nagkakasakit-sakit na siya eh. So, ako yung pinakamalapit. Parang ito sa conscious decision. Pero, ngayon ganun eh. Hindi. Tsaka, ikaw lang nakakilala sa mami mo. Alam mo kung kailan magagalit ang mami mo at kung ano ikagagalit ng mami mo. Nakakalungkot ang kwento, pero alam mo, gusto mong maayos, pero hindi mo lang alam kung kailan at paano. Thank dapat you. Mag-focus ka na lang para maayos mo ang problema mo at problema nyo at magkasama-sama ulit kayong ng mami mo. Kung ano man itong pinag-usapan namin, sana makapalutan nyo ng aral. Sana hindi nyo mahanap yung sarili sa ganitong sitwasyon kasi mahirap eh, nakakalito. Lalo ng ganito nga, parang nasa kakayanan mo lahat, binigay sa'yo lahat ng Diyos para malayang marating mo. Hindi.
meron kang regrets sa buhay mo? Oo, napakarami kong regrets. Pagiging tao yun eh. Lagi ko yung isinasaisip. Tsaka siguro si Lord na rin yung sinabi sa akin na talagang ginawa ko yung hindi perfect. Talagang magkakaroon kayo ng maling desisyon. Ang inaasahan ko sa inyo ay kung paano nyo babangunan yun. Paano nyo malalampasan. Yes. Minsan, kahit anong talino mo, pag nasa sitwasyon ka na, hindi mo na alam ang gagawin yes. mo. Basta lagi mong isipin na yung Diyos nandyan at mga kaibigan mo, kasama mo kaming lahat thank para you. Mapaglabanan mo yan, ma-overcome mo, at maayos ang buhay mo. Thank you very much, G. Gumaan, kasi meron akong napagsabihan. Ang dami nyo. Thank you, guys. I hope you will learn from this. So, mga kachika, sa aking vlog, Dead Mang Nega, Dead Mang Bash, dahil ang buhay ay chika-chika lang. Thank you. Thank you so much. Thank you. Ang Nega, Dead Mang Bash, dahil ang buhay ay chika-chika lang. Ganon!